What's up mga boss? Andito na naman tayo, ang Boss Noli Vlog nagbabalik. Welcome po tayong lahat sa ating YouTube channel. Boss, usapang condition muna tayo ngayon. So, paano ba mag-condition ng manok? Mag-precon, mag-condition hanggang sa atin silang ilaban. So, bago natin umpisahan ito mga boss, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, baka pwede mo namang hits yung subscribe. Idamay mo na rin yung like, share, at pindutin mo na rin pati yung notification bell. So ayan mga boss, umpisa na natin. Let's go! Usapang condition tayo mga boss. Sa pag-condition kasi ng mga manok, boss, para dun sa ating mga panlaban. So mahaba ang proseso ng ating pag-condition. Huwag po natin gagawin ang pag-condition sa loob lamang ng maiksim panahon. So tandaan nyo mga boss, ang mga manok natin, ito yung pinaka best way natin para sila ay matulungan natin na ay may panalo sa laban. So wag na wag yung gagawin mga boss yung 7 days, 10 days, 14 days na conditioning. Although pwede na yung 14 days, pero much better kasi na aabot sila ng 21 days. So dito kasi ang practice natin mga boss, umaabot tayo ng 21 days. So minimum 21 days hanggang 30 days. So ganun ang practice ko rito sa pagkukondisyon ng ating mga manok. Kasi mga boss, kagaya nung sinabi ko, ito yung pinaka best way natin para tulungan sila na may panalo sa laban. Tatandaan nyo mga boss, ang mga manok natin na ilalaban, importante na magkaroon sila ng training. Tandaan nyo mga boss, kahit sa tao man at kahit anong profesyon, dumadaan po yan sa pagtitraining. So halimbawa na lang mga boss na ang ating mga atleta, so diba ang boksingero, so bago sila lumalaban, so anong nangyayari mga boss, diba nakita nyo naman sila nagpa-practice. Yung mga nagba-basketball, nakita nyo naman nagpa-practice sila. So ayan, ganyan ang kailangan na ibigay natin training sa mga boss. Hindi po pwede yung naka-court sila, makita natin yung manok natin ay kumapalo na, maganda na silang mamalo, then sasabihin natin yung pwede na yan. Mga boss, tanggalin nyo sa isip nyo yung ganyan na diskarte na pwede na yan. So kailangan bigyan nyo sila ng sapat na training. Pinaka importante mga boss sa pagbibigay ng training, so dito kasi nag-uumpisa ako sa selection. So ganito mga boss, example, kapag tayo ay may lalabanan, mapahakfight man yan, mapaulutan o mapaderby, so kinakailangan, huwag tayo mag-expect kung ano yung lalabanan natin. Kailangan, huwag tayo maghahanda ng sakto lang dun sa lalabanan natin mga boss. Always remember, dapat palagi may pasobra. Kasi unang-una mga boss, ang paghahanda ng manok ay hindi ganun kadali. Especially dun sa mga stag natin, meron pong nagloloko dyan sa mga yan. So hindi natin po pwedeng sabihin na sila sa loob ng ating paghahanda sa kanila ay makasurvive sila hanggang sa una araw ng kanilang laban. So mga boss, sample lang, kapag sila hinahanda natin, so kinakailangan mga boss, huwag mawawala yung ating pagbabacterial flushings.
Importante yung magkaroon tayo ng conditioning program, mga boss. Step by step. Hindi pwede tayo mag-shortcut, mga boss. Tandaan nyo, pag tayo ay nag-shortcut sa paghahanda ng ating mga manok, so meaning yung manok natin, mag-shortcut din yan. Huwag ganon, mga boss. Kailangan step by step, idaan natin sa unang level hanggang sa umabot tayo sa huling proseso ng paghahanda sa kanila. So dito, mga boss, ang una nating ginagawa doon sa ating mga hinahanda. So ang ginagawa natin sa kanila, nandiyan ang ginagawa natin ay nagpupurga tayo. So kinakailangan itatapat nyo kapag kayo ay nagpurga doon sa araw ng kanilang fasting, mga boss. Linggo ng umaga, dito ang ginagawa ko, linggo ng umaga, hindi ko na sila pinapakain. And then linggo ng hapon, hindi ko pa rin sila pakakainin, and then doon na natin sila bibigyan ng pamurga. So ayan, mga boss, on the following day, Lunes, doon na natin sila kinabukasan pakakainin and then paliliguan. So pag napaliguan natin sila kinahaponan, and then tuyo na sila, mga boss. So pag natuyo sila ng kinahaponan, saka natin sila bibigyan ng bacterial flushing, mga boss. Tandaan nyo, bacterial flushing, kailangan nila yan, antibiotic. Bigyan natin sila ng 2 to 3 days na bacterial flushing, just in case na sila ay nasa panahon ng paghahanda, mga boss. Hindi sila tatamaan ng kahit anong sakit. Tandaan nyo, mga boss, kapag ang manok natin, habang hinahanda natin, at sila ay tinamaan ng sakit, so much better, mga boss, na i-out na natin sila sa laban. Huwag natin silang pilitin ilaban kapag sila ay may sakit, mga boss. Unang-unang tandaan nyo sa pagmamonitor ng kanilang katawan. So kinakailangan habang naghahanda tayo, araw-araw i-monitor natin yung kanilang droppings. So doon natin mamomonitor kung sila ba ay healthy, and then wala silang sakit sa katawan. So ayan, mga boss, tandaan nyo, mga boss, importante na ang manok natin kapag inilaban natin, sila ay walang nararamdaman sa katawan. Kaya pinaka the best, unang-unang ibibigay natin dyan yung purga at saka bacterial flushing, mga boss. Gaya ng unang mga sinabi ko, kapag ang manok natin ay may nararamdaman, huwag natin silang pilitin na ilaban. So mga boss, kasi unang-una, hindi magpe-perform na maganda yan, mga boss. Kaya kinakailangan healthy sila, wala silang nararamdaman. So dun sa step na sinabi ko, sa pagbabacterial flushing, mga boss, kapag sila on the third day na sila ay nabigyan nyo na ng purga, bacterial flushing nyo na sila, and then saka tayo magbibigay ng B-complex sa kanila. So inject natin sila ng B-complex. So after nun, mga boss, kinakailangan magkaroon kayo ng conditioning program. So dun tayo magbibigay ng oral. So oral vitamins. Tandaan nyo, mga boss, dito kasi ang ginagamit natin na oral vitamins, dalawang klase lang, and then saka yung B-complex. So ayan, mga boss, so ang first step na ginagawa natin, start ng pagpiprikon o hanggang sa makarating ng conditioning. So pinaka the best ng unang-unang gagawin natin, mga boss, kinakailangan magkaroon kayo ng sinasabi na kaskasan. So dun sa mga nagkukondisyon natin ng mga manok, mga boss, pamilya na sa inyo yung kaskasan. Pinaka importante yan sa mga manok na ating hinahanda, mga boss, ang kaskasan. Kinakailangan natin silang pakakaskasin every morning. So dito sa akin, ang practice ko dito, maximum 15 minutes silang kumakaskas, mga boss. So after nila kumaskas, paglabas nila ng kaskasan, so i-spar natin sila. So ayan, isa yan sa mga step na ginagawa natin dito, mga boss. I-spar natin sila ng 2 to 3 bakil, mga boss. Huwag yung pabayaan na sila
ay mag-abot o magkapaluan na matagal. Kasi mga boss, unang-una, malalakas ang palo niyan. So may tendency na masira ang kanilang mga buntot, kanilang pakpak. So ayun mga boss, kasi alam nyo naman ang mga manok, masyadong hyper yan. Tandaan nyo mga boss, sa paggawa ng conditioning program, kinakailangan magkaroon kayo ng sariling pamamaraan sa pagkukondisyon mga boss. Dito sa atin, ang practice natin dito, dun sa pagbibigay ng oral, ang program ko rito, nagbibigay ako ng vitamins, papainumin natin siya ng gamot ng Lunes. During conditioning to mga boss, habang sila tinitraining natin. And then Martes, iba uli yung oral niya. And then pagdating ng Miyerkules, yung pinainom natin sa kanila ng Lunes, yun ang ipapainom natin ng Miyerkules. And then yung pinainom natin sa kanila nung Martes, yun ang ipapainom natin ng Webes. So kumbaga yung may isang gamot dyan mga boss na MWF, so 3 times a week. And then yung isa ay 2 times a week. So gagawin nyo araw ng Sabado at Linggo, ipapahingan nyo sila, walang gamot. So mananatili lang sila sa cord mga boss. Sa especially mga boss, huwag nyong kakalimutan na every week mga boss, kinakailangan nyo sila papaliguan. Dahil kasi yung binibigay nyong gamot sa kanila mga boss ay mainit sa katawan. Tandaan nyo mga boss, mainit sa katawan yan. So kinakailangan nila ma-repress yung kanilang katawan para mailabas yung init. Although araw-araw, kinakailangan natin silang i-spar ng 2 to 3 bakil mga boss. At saka ang gagawin nyo mga boss, sa araw ng pahinga nila, Sabado at Linggo, so sa akin dito, nilalagay natin sila sa ating flying pen. So isa yan sa mga gamit na kinakailangan natin gamitin para sa ating pagkukondisyon ng mga manok. Mga boss, pansinin nyo, dun sa mga malalaking farm, mga boss, bakit sila may conditioning area, meron silang flying pen, meron silang kaskasan. So alam nyo na yan mga boss, ginagawa nila yaan para matulungan nila at mabigyan nila ng magandang laban yung kanilang mga manok mga boss. Kasi sino ba naman lang sa bungero na ayaw manalo sa laban? So di ba mga boss, napakasarap ng pakiramdam na yung pinaghihirapan nating mga manok ay nananalo sa laban. So isa yan sa napakagandang, napakalaking achievement bilang isang magmamano. Especially sa mga kagaya natin na mga maliliit. So mga small breeder lang. So kayo rin mga boss, ano ba masasabi nyo? Just that time na lumalaban kayo sa sabungan. Especially pag ang tinatalo nyo yung mga kilalang tao, diba? Ang sarap sa pakiramdam. So yun ang isa sa mga factor kung bakit kinakailangan natin bigyan ng magandang training yung ating mga manok mga boss. So ganito mga boss, tandaan nyo, sa pagbibigay ng ating mga oral vitamin sa ating mga manok, tandaan nyo dito, ang practice ko po dito, ang gamot na ibinibigay natin sa manok ay para sa mga manok lang mga boss. Doon po kasi sa ating mga ibang sabungero, although may malalaking farm, so mapalit, mapalaki, so maraming gumagamit ng gamot na pantao. So mga boss, ganito lang sa akin ha, based lang po sa experience natin, ang gamot po na para sa manok ay i-design para po sa manok lang, at yung gamot na para sa tao ay i-design para sa tao lang mga boss. Halimbawa na lang, diba? Kasi ang mga gamot mga boss, may kanya-kanyang specific yan, so nagbe-base yan dun sa timbang
at sa edad ng ating paggagamitan. So dito mga boss, hindi tayo gumagamit ng gamot na para sa tao. Kasi subukan nyo kaya mga boss ang manok, gamot ng manok, ipainom sa tao, pwede. Eh yun kayang gamot ng manok, pwede nyo bang ipainom sa tao? Di siyempre, hindi. Try nyo kaya mga boss. Nagbibiro lang ako. Joke lang mga boss, huwag nyong gagawin yan, hindi yan tama. So ito mga boss, yung ginagamit natin na kaskasan doon sa ating mga hinahandang mga manok. Yan, diyan tayo nagpapakaskas lang ating mga panlaban ng mga manok. So ito naman yung mga flying pen na ginagamit natin sa pagpapahinga sa kanila sa araw ng Sabado at Linggo. So ayan mga boss, Sabado at Linggo nandyan sila kasi alam nyo nga boss, ang tulong nung pagpapakaskas ng mga manok, marami ang hindi nakakaalam tungkol sa benefit ng kaskasa ng mga manok. Tandaan nyo mga boss, ang pagpapakaskas kasi ng ating mga manok, so bakit ba kinakailangan natin silang pakaskasin? So ganito lang yan mga boss, ang benefit kasi ng pagpapakaskas ng mga manok, so dyan natin binibigay sa kanila yung magandang training. Yan ang pinaka basic na training ng ating mga manok. So dyan kasi nanggagaling yung lakas ng kanilang mga hita, ng kanilang balakang at saka ng kanilang mga binte. Dahil tandaan nyo mga boss, yan ang pinaka main factor na ginagamit nila para sa kanilang pakikipaglaban, ang kanilang mga binte at kanilang mga hita. So ang flying pen mga boss, ang benefit nito para sa ating mga manok, so doon natin sila matuturuan kung paano umangat. And then isa pa yan sa pinaka benefit sa kanila, para mapalakas yung kanilang pakpak mga boss. So yun ang purpose kung bakit tayo may kaskasan at may flying pen. So ayan mga boss, dun sa itinuro ko sa inyo na yan, abangan nyo po dun sa mga susunod na video natin. Ipapakita naman natin yung patuloy na ating pagkukondisyon ng ating mga manok. Hindi kasi natin po pwedeng ipakita sa video sa YouTube yung sparring ng ating mga manok. So ayan mga boss. So ayan mga boss, at itutuloy na lang natin sa mga susunod pa nating video kung paano ang proseso natin sa pagkukondisyon ng ating mga manok. So mga boss, remember lang, FYI, tayo po ay backyard lang, maliit lang po tayo at simpleng magmamanok. Although hindi naman po tayo lumalaban sa malaking labanan, pero yung proseso at conditioning program ng mga malalaking farm, ginagawa natin yan dito. Kasi mga boss, malaking tulong yan dun sa ating mga manok. At yun lang mga boss, dito na po natin tatapusin ang ating vlog. So dun po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe mga boss, mag-subscribe na kayo. At dun sa mga nagtatanong ng ating mga pinapalahi, abang-abang lang kayo mga boss. Yun lang po at maraming salamat. Good luck po at mabuhay po tayo. Shout out time tayo mga boss. So ito na, dun sa mga shout out sa atin. So maraming salamat sa inyo dahil sa isang kagaya ko ay na-appreciate nyo na magpa-shout out. So special shout out sa iyo, brother Edward Mercado, from Balakat, Pampanga, brother. Maraming salamat sa tiwala mo. Huwag kang mag-alala, makakaasa ka dun sa pinag-usapan natin. So shout out sa iyo, mabuhay ka. Shout out din kay boss na Chris Nick Mini Backyard, from Binangonan, Rizal. Shout out sa iyo boss, mabuhay ka. Shout out din kay Ride Game Paul Breeder. So wala siyang binigay na address sa atin mga boss. At shout out na rin kay Pusong Manok TV. So brother, siguro isa kang
vlogger. So mag-subscribe kayo sa channel niya, Pusong Manok TV. Shoutout na rin kay Chok D TV. So siguro brother, isa ka rin vlogger. So mag-subscribe kayo sa channel nila. And then shoutout ma rin kay Genesis Olaybar. Brother, shoutout sa'yo. At ang pinakahuli, shoutout sa'yo, Victor Olino from San Jose del Monte, Bulacan. So mabuhay po kayo. So ayan mga brother, maraming salamat dun sa mga nagpapa-shoutout sa atin. Ayun lang mga boss, at dun sa mga iba pang nagpapa-shoutout, pasensya na kayo kung hindi ko man na-mention yung pangalan nyo sa ating vlog. So huwag kayong mag-alala at hanapin natin yan para isa-shoutout natin. So ayun lang mga boss, at good luck po ulit.